Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Possible nga pa itong maligwak kung ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapan ligwahan tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating ng Miss Universe Philippines at syempre sa Binibining Pilipinas. At ito pa nga, hinihintay din natin kung kailan ba magsisimula ang bagong Miss Grand Philippines. At hindi lang yan, syempre ang Miss World Philippines. Lahat yan ng pageant na yan ay inaabangan natin. Include pa natin si Miss Earth at saka si Miss Mucha ng Pilipinas. So yon. So talaga naman yung mga pageant na yan, ayan yung meron brand ang Pilipinas. So lahat tayo ay lagi nakatutok sa mga pageant na to. Pero ngayon, sa mga nangyayari ngayon, lalo-lalo na dito sa Miss Universe Philippines, ay talaga naman nakakaloka kasi ano, grabe yung pagbabago ng Miss Universe. Kay Miss Earth, syempre nananatili siyang Miss Earth. To be honest, si Miss Earth, mas gusto ko siyang iangat natin. Mas gusto ko siya na sana bigyan talaga ng pansin ng mga tao ang Miss Earth. At hindi lang yon, sana talaga yung magbago din siya ng branding. Yung alam mo yon, yung parang i-rebrand niya para mas pumalo ng bonggang-bongga, para magkaroon ng maraming budget, diba? Kasi ang Miss Earth ay atin to, plus nakikita natin ang labanan sa Miss Earth ay talaga very fair sa lahat ng kandidata. In fairness talaga sa Miss Earth. So ako, para sa akin, talagang dapat bigyan din talaga ng attention ang Miss Earth nang umangat ang kanilang pageant ng todo-todo. So, isa yan sa mga prestigious pageant talaga na kaabang-abang at talagang legit. Kasi yung talagang sino ang magaling, siya ang nananalo sa Miss Earth. In fairness sa Miss Earth ha. So, yon. And then, ang Binibining Pilipinas. Sa totoo lang, ang Binibining Pilipinas, hindi ko malaman kung ano yung plano nila sa pageant nila. Kasi katulad niyan, nagsialisan yung mga ibang corona dito sa Binibining Pilipinas. Nawala na si Miss Grand International, si Miss Grand Philippines. Nawala na rin dyan si Miss Intercontinental. So, meron silang dalawang corona. And yung dalawang corona na natitira sa kanila, may pending pang kandidata na hindi pa lumalahok sa Miss International. Kaya medyo parang, alam mo yon, nakakalungkot para sa mga kandidata dahil wala pa silang ina-announce na bagong corona dito sa Binibining Pilipinas. So hanggang ngayon talagang hinihintay natin yan kasi iniisip natin, ano na nga ba mangyayari ngayon sa Binibining Pilipinas? So unti-unti na siyang naliligwak o unti-unti na ba nawawala sa eksena yung mga corona dito sa Binibining Pilipinas? Kasi kung ganito yung corona, in the future, baka tuluyan siyang maligwak, di ba? Saka hindi lang yon. Sa May pa yung kanilang pageant. You can imagine na nag-pre-pageant, nag-screening na sila ng January and then yung pageant nila ay sa May pa or sa June. Mapipending yung kandidata nila ng 6 months ang hihintayin bago magsimula ang kanilang laban dito sa Binibining Pilipinas. Bakit naman ganun katagal? Nakakaloka. So dapat medyo, kapag ikaw nagpa-screening ka na, dapat yung plan mo at least next month or the other month. So wag naman yung parang nagpa-screening ka ngayon tapos ang pageant mo pala ay sa after 6 months pa. So nakakaloka. So doon nagulat ako na parang ano nangyari dito sa Binibining Pilipinas? Talaga ba? Seryoso? Ang pageant ninyo sa June pa? So January, February, March, April, May, June. So 6 months na pending yung mga kandidata. Kamusta naman? So yon. So medyo parang nagulat ako sa nangyayari ngayon dito sa Binibining Pilipinas na parang unti-unti talaga na yung sistema nila parang nawawala. Kasi imagine mo, 6 months, ang tagal nun.
di ba, kung iisipin mo, parang nakakaloka. So, dapat, pag nagpa-screening ka na ngayon at nagkaroon ka na ng official candidates, pageant mo na dapat sa isang buwan. So, ngayon, naghihintay pa tayo kung ano ba yung corona na ipapasok nila dito sa binibining Pilipinas this time kasi talagang wala pa tayong naririnig. So, yon yung hinaabangan natin lahat dyan. So, kasi, parang, anong mangyayari sa mga kandidata? Anong nilalabanan nila dito? Kasi kung iisipin mo kung magkakaroon na naman ng binibining Pilipinas International, eh yung winners nito eh lalaban pa sa susunod na taon na November. So, ang tagal naman niya maghihintay. Plus, Miss Globe lang yung lalaban sa taon na to. At magaganap na yung pageant nila by September or October. So, medyo parang ang waiting for the long time talaga. But tingnan natin kung ano ang plano ng binibining Pilipinas dyan. For now, wala pa tayong naririnig, di ba? And then dito naman sa Miss World Philippines. Sa Miss World Philippines naman, syempre hanggang ngayon, hindi pa nagkukumpete din yung reigning queen nila na inabot na rin ng mahigit na isang taon at anim na buwan. So, magkukumpete pa siya by May. So, yung pageant nila, siguro sisimulan nila uli ng October hanggang sa susunod na taon na uli lalaban yung kandidata. So, medyo nakakaloka lang, no? So, itong mga pageant na to, hindi na talaga naayos yung Miss World sa kayong binibining Pilipinas. So, hintay tayo kung paano magiging normal uli sila. But, ang Miss Universe, ayan na. So, syempre yung Miss Universe ay nakakaloka din siya. Kasi parang nagbago nga ng branding. So, medyo yung may-ari ng Miss Universe, medyo nakakawindang dahil sa sobrang dami ng binabago niya. And then, Miss Universe Philippines, hindi natin alam kung ano din yung plano nila. Nag-announce sila nung nakaraan na meron silang dalawang corona na matadagdag nga dito. So, yung mga tao, iniisip nila supranational. Dahil yung supranational na wala dito sa Miss World, di ba? Sa Miss World Philippines. So, hindi na siya pang paghahawak ni Mr. Arnold. So, hindi rin natin alam kung ano yung dahilan. Kasi parang bigla siyang nawala sa eksena na, alam mo yon na meron silang plano na magpa-pageant na sila this coming March. Tapos isang iglap, walang pageant. At nag-back out na nga si Mr. Arnold. So, sa nangyayari ngayon sa supranational, hindi natin alam kung paano siya ngayon susurvive. But, for sure naman, may mga meeting-meeting yan kung sino man yung nakakuha dyan. So, usap-usapan nga ang Miss Universe Philippines. Kahit yung Miss Charm, hindi rin natin alam kung nandirito ba to sa Miss Universe Philippines. Kasi hanggang ngayon, wala pa naman talaga silang sinasabi na ang Miss Supranational at saka yung Miss Charm ay nandirito sa Miss Universe Philippines. So, medyo nakakawindang, no? Naisip ko lang, dito sa supranational, tinanggihan na ni Mr. Arnold to kahit may plano na sila na magpa-pageant sila. Hindi ko lang alam kung si Mr. Arnold ba ang tumanggi or na yung mismo yung org na Miss Supranational ang lumipat sa ibang pageant. So, ang mga tinitingnan ko dyan kasi dahil hinawakan na ni Mr. Arnold ang Miss Grand. Eh, alam naman natin ang Miss Grand. Ayaw yan ng supranational. Lalo na yung mga nasa likod niyan. Kasi yung honor, parang feeling ko, wala naman siyang problema doon. But sila Pawi, ayun. Kasi sila din yung nagsimula dati dito tumulong sa Miss Grand International. So, yun yung nakikita kong dahilan kung bakit lumalis ang Miss Supranational dito. Kasi magkakaroon nga sila ng sariling pageant, ayun nga, yung Miss Grand International. So, medyo complicated ng pag-alis, no? So, ngayon, iniisip ko dyan, pwede din ba mangyari sa Miss Grand International yung isang iglap ay mawawala na lang sila sa eksena? Yung parang lilipat na sila sa ibang organization? I think hindi naman ganun, no? Pero, may power si Mr. Arnold na tumanggi sa kahit anong pageant. Lalo na kanina napanood ko yung interview niya. Ang sinasabi niya nga dito na parang hindi siya interesado sa Miss Universe Philippines kasi meron na siyang Miss World Philippines. At happy naman daw siya sa Miss World Philippines. So, doon pala parang akala ko sasabihin niya happy siya sa Miss Grand Miss Grand Philippines. But possible din na ayawan niya. So, doon sa mga humahawak nito ng franchise or mga national director, talagang may power din sila na umayaw doon sa isang pageant. Katulad ngayon, yung Miss Universe,
inayawan ni Mr. Arnold na hindi siya nagbibidding. Inamin niya na hindi siya interesado. So, pwede din kaya mangyari to sa mga ibang mga pageant national director, di ba? Na ayawan din nila ang Miss Universe in the future, di ba? So, ibig sabihin, dapat yung organization, hindi rin sila masyado nagmamaganda sa kanilang mga branding. Katulad nga ng Miss International, nagsalita na, di ba? Sinabi niya nga na parang masyadong confident itong Miss Universe sa branding niya. So, tingnan natin in the future kung ano mangyayari. So, Miss International naman, ayan nga, alam natin na lilipat sila ng country this time. Pupunta sila sa Vietnam. Hindi ko lang alam kung Vietnam management na ba ang hawak na Miss International or si Japan pa din. Dahil alam din natin na parang lahat nata ng pageant kayo nagpapalit-palit na ng honor. Katulad ng Miss World, di ba? May bagong honor din ang Miss Universe. So, medyo nagpapalit na sila ng generation. So, tingnan natin kung ano ba yung mga mangyayari dito sa pageant na to. But, syempre, kaabang-abang yung mga Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines. So, inaabangan natin yan. But tulad nga na sinabi ko, mas gusto kong bigyan ng spotlight sana natin lahat ang Miss Earth Philippines. No? So, yun. So, sana tulungan natin siya. At then, tingnan natin kung ano ba ang mangyayari sa bagong Miss Grand International 2023. So, yun guys. Guys, kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, meron ba talagang chance talaga manligwak din ang national director kapag inayawan niya na ang isang pageant? At tingin ninyo, ano nga ba ang mangyayari dito sa Binibining Pilipinas, sa Miss Earth, at saka dito sa Miss Universe Philippines na parang medyo nararamdaman natin na hindi sila masyado consistent sa mga ganap nila. Except lang yung Miss Earth. Yung Miss Earth naman eh, happy naman sila kung ano yung meron sila. At ito nga sa isang taon. At itong taon na to, gagawin ang kanilang pageant sa Vietnam. So, abangan natin yan. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga tinatalakay natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam!